a healed blind man by the pool of Bethesda. Itong, excuse me po, itong bulag na ito ay 38 years na siyang bulag. Pero pinagaling siya ng Panginoon. Kaya kung 38 hours pa lang kayong may COVID, pwede kayong pagalingin ng Panginoon. Amen? Amen. Yun ngang 38 years ng bulag, kaya niyang pagalingin. Ganon din sa panahong ito, hindi siya nagbabago. In the book of John, Jesus fed thousands, more than 5,000, sa pamagitan lamang ng 2 isda at 5 putol ng tinapay. In the book of John, Jesus opened blinded eyes. And finally, yun nga sa binanggit natin, Jesus raised Lazarus from the dead. Kaya po, ang pangyayari ay habang the disciples had witnessed the crowds become massive, marami nang sumusunod, marami nang nakikinig, marami nang nakikinsyoso, at marami ng tao na talagang isyosoy Roman o hindi, eh talagang dumadami ang tao na nakikinig sa katuruan ni Jesus. Maraming sumusunod, maraming mga taong taus-puso nakikinig sa kanyang mga katuruan. So, the disciples had begun to think about positions, power, and privileges. Labing dalawa silang alagad ni Jesus. Ilan sa kanila ay nag-iisip na dapat may posisyon ako. Labing dalawa tayo, si Jesus, bidang bida na sa buhay natin. Na kailangan may posisyon ako, may kapangyarihan ako, may pribileho ako. But Jesus knew that this is an important lesson na kinakailangan niyang i-share sa kanyang mga disciples. Kaya sinabi niya, diniscuss niya sa kanyang mga disipulo, ano ba talaga yung ibig sabihin to be great in the kingdom of God? Dahil mayroon 2 disipulo, si James and John, kasama nung nanay nila, tinawag pa nila yung nanay nila, no? Para i-request si Jesus that Jesus would grant her sons special seats of honor. Gusto ni James and John, kasama nila yung nanay nila, mukhang kinakailangan yatang yung bigyan yun ng special privilege or position or power si James and John. Yan po ang paglapit nila kay Jesus. But Jesus used guiding principles for his ministry. Kinakailangan nating maunawaan yung mga prinsipyo ni Jesus na iniwan sa atin para nakafocus tayo bilang mga Kristiyano. Dahil si Satanas has been creating confusion sa church, sa atin, in the area of serving, in the area of service we give, in the area of love that we demonstrate to other people. Kaya po ang greatest challenge will be serving Him in such a way that God is glorified. Sino po yung naglilingkod sa Panginoon at naluluwalhati ang Panginoon sa buhay niyo? Ang pinakamaganda pong tanong na lagi po nating itatanong sa ating sarili, why are we doing what we do? Bakit ang mama ni Russell ay naglilingkod na rin ngayon sa Panginoon? Bakit si Russell naglilingkod ngayon sa Panginoon using our technology today? Have we asked that question? Why am I doing what I do? Bakit ko nga ba ginagawa ang paglilingkod na ito sa Panginoon at sa mga tao? Alam ko na sa pamamagitan ng live streaming na ito, maraming na-encourage, maraming natutulungan tayong mga tao, maraming stay home sila at nalulungkot sila sa bahay, maraming hindi na nakakapag-church, pero ginagamit ni Lord yung worship service natin every Sunday. Nang sa gayon makarinig tayo ng worship songs,
makikanta tayo, manalangin tayo ng sama-sama, at higit sa lahat, makinig ng salita ng Panginoon. And these brothers and sisters of ours are now serving us. Sabi ng Panginoon, serve one another. So they use the technology today to serve us. Ginagamit ni Russell ang channel na ito to host our worship service every Sunday evening. Ang tanong natin, why am I doing what I do? So yan po ang pag-uusapan natin. Because the disciples themselves were confused by the crowds. Nag-cheer na yung mga crowds, excited na yung mga crowds. Sabi nila, kinakailangan, may leader. Labing dalawa yung disciples. Kinakailangan, may leader sa inyo. Kinakailangan, merong nakaposisyon sa inyo. Kinakailangan, great influencers kayo. But Jesus had reminded them that the kingdom of God is not about popularity. The kingdom of God is not about position. The kingdom of God is not about power. The kingdom of God is not about influence. The kingdom of God is about love and service. The kingdom of God is about us loving our people, loving our madlang people, and to serve them. Sinong gustong mag-serve sa mga tao? Sinong gustong maging frontliners, spiritual frontliners? Yung paglilingkuran mo yung iyong kapatid. Yung paglilingkuran mo dahil merong kang kakayanan, merong gift sa iyo ang Holy Spirit, nais mong maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating kapwa. And here is the lesson of love and service. Jesus sets the clear example to be followed. I would like us to learn four principles. Four principles in serving one another. So principle number one, we must make a commitment to love one another. Would you like to do that tonight? Magko-commit na tayo sa Panginoon that we would love one another. Eh ngayon pa lang, nagmamahala na tayo. Marami pa tayong mga kapatid kinakailangan nating mahalin. Would you like to make that commitment tonight? So yan po yung principle number one. Kung nais nating maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating kapwa, principle number one, we must make a commitment to love one another. Bakit? According to verse 1 of John chapter 13, babasahin ko po sa Tagalog. Bisperas na noon ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. In the NIV, yung last part sinabi, He loved them to the end. Kinakailangan maging katulad tayo ni Jesus. Si Jesus po ay committed. Jesus has given His commitment to love His disciples, to love His followers. Sabi niya, minahal niya, sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Hindi pa nga nakakarating sa wakas eh, pero ginawa niya ng minahal sila. No, sabi sa John chapter 13 verse 1, He loved them to the end. Yan ang commitment ni Jesus na nais niyang mahalin tayo ng mga tagasunod niya, mga followers niya, hanggang sa katapusan. Yan ang gustong ituro ng Panginoong Jesus sa atin. Let us make a commitment tonight that we would love our brethren. We would love our madlang people hanggang sa wakas. Amen? Amen. 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 Dahil dito, we will notice the attitude of Jesus. We will notice the attitude of Jesus towards those who served with Him. Kilala niya yung mga disipulo niya. Hindi naman sila mga perfecto eh. Hindi naman sila mga saints or angels.
They were ordinary man. Diba? Yung iba sa kanila, mga tax collectors. Yung iba sa kanila, mga fishermen. They were worldly men with worldly weaknesses who need ongoing support and guidance. Hindi sila, yung mga disciples, yung mga followers ni Jesus during that time, hindi naman sila perfecto. Kailangan nila ng suporta at gabay mula sa Panginoon. Kaya ang Panginoon, kaya si Jesus, He made a commitment to love them. Ganun din tayo. We must make a commitment to love one another, even as we want to serve one another. Amen? Let's go Amen. To principle number two. Ano po yung principle number one? Gusto ng Panginoon, mag-commit tayo. Hindi lang basta-basta maglilingkod. Pag sinabing commitment, magko-commit ako ngayong maglingkod sa aking kapwa, magmahal sa Diyos, magmahal sa tao, eh hanggang katapusan na yun. Yun na ang commitment ko. Nais ko ng paglingkuran ang Diyos at ang tao. Kinakailangan ng commitment. Katulad ng mag-asawa, di ba? May commitment sa bawat isa. Ano yung sinasabi niyo sa vows niyo? Till death do us part? Ano spelling ng death? D-E-A-T-H o D-E-B-T? Atay, utang na yon, Pastor. Yung iba dahil sa utang, nagkakahiwalay. Alam niyo nangyayari. Alam niyo nangyayari sa commitment sa mga alam niyo nangyayari sa commitment sa mga pamilya ngayon? Alam niyo yung nangyayari sa mga pamilya ngayon? Ginagawa nilang mayaman si Tulfo. Maraming viewers si Tulfo, kumikita ng milyones si Tulfo dahil tinutulfo nila yung kanilang asawa, tinutulfo nila yung kanilang magulang, tinutulfo nila yung kanilang yung sino-sino. Nasa na ang commitment? Pero tayo, kinakailangan mag-commit tayo to love and serve one another. Okay, principle number two. It is important to know my true identity in Christ. Kilala mo ba kung Amen. Sino ka sa harapan ng Panginoon? Amen. Eh di ba sinasabi ng Panginoon, pinawalang sala ko na kayo. Ang katwiran ko ang nasa inyo ngayon. Ang katwiran ng Diyos ang natitingnan, ang naoobserbahan ng tao ngayon. Dahil tayo pinawalang sala ng Diyos, ang katwiran ng Diyos ang ating isinasabuhay ngayon. Kilala ba natin ang ating sarili? In John chapter 13 verse 3, Jesus knew in the NIV, Jesus knew that the Father had put all things under His power and that He had come from God and was returning to God. Alam niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Alam ni Jesus kung sino siya. Alam niyang siya'y Amen. Mula sa Amen. Diyos at babalik sa Diyos. Ibig sabihin, Amen. Kung paglilingkuran natin yung ibang tao, kung maglilingkod tayo sa kay God, kung maglilingkod tayo sa church, kung maglilingkod tayo sa kapwa Kristiyano natin, dahil kilala natin kung sino tayo. Hindi lang tayo nilikha ng Panginoon, tayo'y anak ng Diyos, napupurihan ng Panginoon sa ating paglilingkod dahil kilala natin kung sino tayo. We know our identity. We can only serve and love. Katulad ng ginawa ng Panginoon, we can only serve and love as He did when we know who we are. Sino ba tayo? Where we came from? Saan ba tayo galing? Tayo'y mula sa kasalanan, niligtas ng Diyos, nasa kaliwanagan na tayo ngayon, nasa katotohanan, and where we are going. Kung tayo ay nagnanasang magmahal at maglingkod, kinakailangan alam natin sino tayo, saan ba tayo nagmula, at saan tayo papunta. Merong isang church ngayon, hindi na kapatid ang tawagan nila. Ang tawagan nila, Kalangit. Kalangit Russell, kamusta ka na?
Ibig sabihin, naglilingkod tayo kay Lord, hinihintay natin yung sundo niya dahil papunta tayong langit. Mga bisita lang tayo dito sa Earth, sa planet Earth. Tayo yung mga panlangit. Amen? Kilala natin Amen. Kung sino tayo, kaya naglilingkod tayo. In Colossians chapter 3 verse 12, sa NIV, therefore as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Sabi doon sa Tagalog, sino daw ba tayo? Hinirang tayo ng Diyos. As ano ba yung pangalan ng isa dyan? Si Giovanni. Ikaw ay hinirang ng Diyos. Ikaw ay minamahal ng Diyos. Ikaw ay pinili para sa Kanya. Sino ba yung may mga names dyan? O si Ate Shell, ikaw ay hinirang ng Diyos. Minamahal ka ng Diyos. Pinili ka ng Diyos para sa Kanya. Yan ang identity natin. Hindi lang, hindi tayo just. Alam ba yung just? Hindi tayo basta. Ganun pala yun. Hindi tayo just. Hinirang tayo ng Diyos, minahal tayo ng Diyos, pinili tayo ng Diyos para sa Kanya. Kaya anong sabi niya? Dapat kayong maging mahabagin. As you serve one another, maging mahabagin kayo, maging mabait kayo, maging mapagpakumbaba kayo, maging mahinahon kayo, at maging mapagtiis kayo. Amen. We serve the Lord, we serve one another. Kung i-rebuke nyo yung isang kapatid, kasalanan niya tayong ginagawa mo, maging mahinahon ka pag i-check mo siya. Maging mapagtiis tayo sa mga sineshera natin ng gospel. Maging mapagpakumbaba tayo. Maging mahabagin tayo sa mga naliligaw ng landas. Amen. In Romans chapter 8, verse 37, sa NIV, no, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Mas higit pa tayo sa mga nagtatagumpay. So kilala nyo na ang inyong sarili? Nalaban natin natin sarili? Tayo'y hinirang ng Diyos, minahal ng Diyos, tinawag ng Diyos, at higit pa tayo sa mga magtatagumpay. Amen. Kaya huwag kayo nalala. As you serve the Lord, as you serve one another, the Lord will bless you dahil hindi kayo just. Amen. Amen. Basta-basta, kayo'y anak ng Diyos na naglilingkod sa Diyos at sa tao. Knowing our identity allows us to serve and love Him with confidence. Tama? Pagkilala natin ang sarili natin, sino ba tayo? We can serve and love others with confidence. Our identity must come from God. Our lives came from God. The ministry came from God. He knows what He has given me and called me to do. Huwag tayong magpapadala doon sa mga sinasabi ng mga tao. Sa Kapampangan, sinasabi nila, uy, nandyan na naman yung born again, nandyan na naman yung borbolen. Hindi tayo borbolen, hindi tayo ganun. Tayo'y anak ng Diyos, naglilingkod sa Diyos, nagmamahal sa tao, pati yung tao pinaglilingkuran natin. Amen. Principle number three for serving one another. Yung una, we need to make a commitment. Yung pangalawa, we need to remind ourselves of our identity bilang mga naglilingkod kay Lord. Thirdly, we need to focus from popularity and positions to humility. Sa paglilingkod, ang pinakamahalagang sangkap nito ay ang pagiging mababa, mapagpakumbaba. Mga tao ngayon, gusto nila popular sila, gusto nila may posisyon sila. Katulad sa Pilipinas ngayon, ang tagal-tagal pa ng eleksyon, nangungumpanya na sila. Pero ang paglilingkod, being the servants
of Jesus, kinakailangan tayo'y mapagpakumbaba. According to John 13 verse 4 sa NIV, so he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. Kaya siya'y tumayo mula sa hapag, nagalis ng panlabas na balabal, at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Namimiss ko na yung face-to-face church, no? Yung face-to-face worship and fellowship. Yung pagkatapos nating mag-church, mayroong magsusuot ng may magsusuot ng apron para magluto, para maghugas ng pinggan. Kasi gusto nilang mag-serve sa mga kapatiran, o kain na tayo. Ang 'di ba diyan sa Middle East, yan lang ang dahilan kaya tayo nagfe-fellowship. Puro kainan, kainan. Tignan niyo si Pastor Bill, ang laki-laki ng tiyala. Lumaki ang tiyan sa Dubai. Dahil we fellowship. Pero imposible yung fellowship na yun kung walang magluluto, walang magugas ng pinggan, walang magseset ng table, hindi ba? We serve one another. Katulad ng ginawa ni Jesus, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga disipulo. The miracles did not teach that lesson about servanthood. Pero the day before, Jesus was anointed with expensive perfume and his feet had been dried with Mary's hair. Yung pinag-usapan natin, yung the day before, yun ang nangyari. May nag-serve kay God, may nag-serve kay Jesus. Pinunasa, in-anoint siya ng perfume sa kanyang mga paa, hinugasan, pinunasan ng kanyang buhok. Merong isang Mary na naglingkod kay Jesus. Pero the day after, ito naman ang ginawa ni Jesus. He rises from the table and washes his disciples' feet. Siya naman ang naglingkod sa mga disipulo dahil nung araw, nakasandalya sila, dumudumi ang paa pag nagta-travel. Kaya kinakailangan linisin yung paa para malinis yung bahay. Sino bang gustong pumunta yung mga bisita nyo sa bahay nyo, ang dudumi ng mga paa, dumumi pati bahay nyo, di ba? Kaya yung mga servants, may tagahugas sila ng paa ng mga bisita. Katulad po ng ginagawa ng mga Arab friends natin. Di ba? Bago kayo makapasok sa bahay, maghugas kayo ng kamay, hugas kayo ng paa, tapos papausukan kayo, bibigyan kayo ng perfume, di ba? Yun ang way of hospitality nila sa mga bisita. Ganon din noon. Eh ngayon, naka-Nike ka na, ano ba yung mga sapatos nyo dyan? Hindi na dumudumi yung paa natin as we travel. Pero during those times, kinakailangan may servants na naguhugas ng mga paa ng mga visitors, ng mga guests. Ginawa yun ni Jesus sa kanyang mga alagad. The act is a reflection of the ministry of Jesus in the world. Hinubad niya ang kanyang sariling pagka-Diyos, o sabihin natin yung kanyang posisyon, yung kanyang influence, yung kanyang power, and took the form of a servant. Pero pagkatapos niyang paglingkuran yung mga disipulo niya, he takes his own garment again. Di ba? Marami sa inyo, mga professionals. Gusto niyo maglingkod kay Lord, magsuot kayo ng apron. Pagkatapos niyang maglingkod sa inyong kapwa, hubarin niyo na yung apron. Balik tayo sa dating gawa. Di po ba? Ang ibig sabihin, gusto ni Lord, naglilingkod tayo anuman yung ating profesyon, anuman yung ating mga ginagawa sa buhay, dahil walang mataas, walang mababa sa atin, lahat tayo may pribilehiyong maglingkod sa ating kapwa. Amen. And lastly, yung principle number 4, as we serve one another, ano yung una? We need to make a commitment. We need to remind ourselves of our identity. We need to serve others in humility. And lastly, Jesus is teaching us a lesson in submission. Yeah. Pinaglingkuran si Jesus.
At naglingkod din si Jesus. Di ba? Ganun lang naman yun. Sa mga churches, di ba? Pag nagkakainan tayo. O, pinapauna ng mga pastors. Mamaya na yung mga pastors and leaders. Sige, kakain muna kayo dyan. Kain mo. Kung ano na lang yung matira sa amin, sa huli na kami. Pero may mga Christian members of the church na kumukuha sila ng pinggan ng pastor, sineserve nila yung pastor. Ganun lang naman yun, di ba? We serve one another. Pastors serve you, and members of the church serve their pastors. And that is called submission. Kinakailangan mag-submit ka. Kinakailangan magpasakop ka. Tanggapin mo ang paglilingkod ng kapwa mo. Dahil yun ang gusto ng Panginoon. According to verses 6 to 9, he came to Simon Peter, who said to him, "Lord, are you going to wash my feet?" Ano pong sagot ni Jesus? "You do not realize now what I am doing, but later you will understand." Sabi ni Peter, "No, you shall never wash my feet." At sabi ni Jesus, "Unless I wash you, you have no part with me." Mabigat, ano? Kung ayaw niyong paglingkuran kayo ni Jesus, di ba sabi ng Panginoong Jesus, dumating siya dito to minister to us. Di ba? As we follow Jesus, as we serve God, Jesus is serving us. Di ba? Binibigyan niya tayo ng good health. Binibigyan niya tayo ng wisdom as we serve others. Ibig sabihin, nagmi-minister si Jesus sa atin as we minister to other people. So let's submit to Jesus ministering to us. Makakapag-serve ba kayo kay Jesus kung lalanta-lanta yung inyong katawan? Kung kulang kayo sa katalinuhan? Eh yun ang binibigay ni Lord. Yun ang service niya sa atin. Even as we serve others. Verse 9, "Then Lord," Simon Peter replied, "not just my feet, but my hands and my head as well." Yumabang naman masyado si Peter. Gusto lang siyang i-serve ni Jesus, hugasan ng kanyang paa. Medyo yumabang naman si Simon Peter. "Sige po, Jesus, paliguan niyo na lang ako." Minsan yung mga ibang disipulo may pagka-weird din, ano? Jesus teaches Peter a lesson in submission. Even though Peter may have had a bath, kahit nakaligo na si Pedro, he needed his feet to be washed again and again. Kaya ang mission natin sa mundong ito will cause us to get dirty again and again. Kaya ibig sabihin, naalala nyo, lahat tayo nagsiserve kay God, napapagod. Yung iba, "Pastor, ito po yung 350 pesos. Magpamasahe po kayo. Mukhang pagod po yung katawan niyo. Mag-relax po kayo. Mag-spa po kayo. Ito po yung pambayad niyo." Dito sa Pampanga, 350 lang. Isang oras na yon na masahe. No? So, nakikita natin ang bawat isa nagsiserve. Pero there will be people who will be serving us dahil gusto nila na suportahan tayo. We support one another. Kaya kailangan ng submission. Hayaan yung paglingkuran kayo ng tao. Dahil lahat tayo naglilingkod sa Diyos, lahat tayo naglilingkod sa tao, at hayaan nyo yung ibang tao paglingkuran din kayo. Katulad ng sinabi ni Jesus, "Hayaan mong hugasan kung paa mo, Pedro." So submission will allow us to receive the help and support that we needed. Submission means, number one, allowing our feet to be washed, and number two, at times, washing the feet of others. Have you experienced that? Na minsan, magpapahugas kayo ng kamay, seserbisyohan kayo ng tao. "Pastor, dito na kayo sumakay para hindi na kayo mag-drive. Ako na po ang magda-drive para sa inyo." Tanggapin niyo yon. "Sister, huwag ka na magluto. Diyan ang Bible study sa inyo. Huwag ka na magluto. Magdadala na lang kami ng pagkain." Allow others to serve you. And at times, we wash the feet of others. And at times, we serve others. Ganun lang po yun. Di po ba? Jesus' instructions are to do as I have done. The principle was not feet washing.
The principle was to practice mutual submission. Amen. During the earthly ministry of Jesus, there was a need, tulad ng sabi ko, a need for feet washing because they traveled on foot and they wore open sandals. Jesus is saying, submit to God, submit to one another. So when a need arises, meet it, give aid and assistance when you can. Tulad ng sabi ko kanina, the principle was not feet washing. Sa panahon na dumudumi yung paa natin, tingnan niyo yung picture dyan. Kung nagmumotor ka, meron ng plastic shoes. Hindi na madudumihan ng paa mo. No? Yung mga, marami ng mga sapatos na waterproof ngayon. No? Ang principle ay maglingkod tayo sa bawat isa. Maglingkod ka at minsan ikaw ay paglilingkuran. Jesus calls us to show the one thing the world cannot duplicate. We need to show God's love to other people. We are called to love the good. We are called to love the bad. We are called to love the ugly. We are called to demonstrate that we are people of God. Tayo yung mga anak ng Diyos, hinirang ng Diyos, who knows who we are. We know what we have. We know where we are going. We know to whom we belong. Kaya serve lang ng serve. Amen? Serve lang ng tayo ng serve. Ayoko yung marinig yung serve lang ng serve kung may time. Hindi po yun. Serve lang ng serve. Maglingkod sa Panginoon, maglingkod sa tao. I have in my PowerPoint, meron po diyang isang sinulat ni Mother Teresa sa doon sa bahay, doon sa Home for Children sa Calcutta, India. No? Ibasahin po natin 'yan. Let's forgive anyway. Ano man 'yung nangyayari, let's forgive, let's be kind, let's be honest and sincere. Let us be happy anyway. Let us do good anyway. Let us give our best anyway. Dahil hindi naman, in the final analysis, it is not between you and God. It is between you and God pala. It was never between you and them anyway. Ibig sabihin, kung maglilingkod tayo kay God, hindi naman yun pinag-usapan yung sino tayo, ano yung ginawa natin. Ang importante, pinaglilingkuran natin ang kapwa natin habang pinaglilingkuran natin ng Diyos. So ito po yung apat na principles na gusto ng Panginoon. As we serve one another, let's commit. Hindi lang basta-basta serve ng serve. Let's commit to do it hanggang sa huli. Let us remind ourselves of our identity na maging mapagpakumbaba tayo. And let's give to one another. Maglingkod ka, paglilingkuran ka nila. Diba sabi ko, ano yung tinatanim mo, yun ang iyong aanihin? Dahil naglilingkod ka sa iyong kapwa, makikita ko pandang huli, maraming kapwa mo ang naglilingkod din sa'yo. As I have promised, meron tayong extra 3 minutes dahil binigyan niyo po ako ng time 3 minutes early. Magandang gabi po. God bless you all. Yay! Praise God. Muchi. Naman si Bigo, hindi ko matanggal yung ano ko. Yun. Magbabalik na ako. Ang pagbabalik ni Lessur. Nakabalik din eh, no? Yes, ang ganda po ng ating ano. Naalistan niyo ba lahat, guys? Ay, yung PowerPoint po, ayun, na-share ko na sa GC. If ever na gusto niyo i-review ulit at gusto niyo basahin ulit, if ever na merong kayong hindi naintindihan, pwede niyo pong balikan yung PowerPoint ni Pastor Bill. We're so blessed na kahit sa PowerPoint, pwede natin siyang i-review. So, yung mga nagsusulat dyan na hindi nasulat lahat, yan, na-screenshot niya. At pwede niyo rin naman yung panoorin kasi yung last ano hindi ko pa na hindi ko pa siya napo-post pero na-upload na siya kasi
medyo mabagal ang pag-posting sa YouTube na yun, ayaw niya na sabay-sabay. So, na-upload ko na siya. So, ipopost ko na lang siya maybe tonight, yung last week, pwede din. And then ito, maybe this coming week nyo na rin makikita. So, naka-recording naman yan. So, pwede nyo panoorin sa ating YouTube channel. Ang YouTube channel po is same ng pangalan ko, ID number ko, Lessur Cruz din. So, makikita nyo po doon. So, kung gusto nyo mapanood ulit yung ating naging topic for tonight, yeah, pwede nyo po siyang panoorin. At pwede nyo rin pong i-share sa mga kaibigan nyo, sa mga, pati sa kaaway nyo na para bumait. Diba? Praise God. Ayan si anak ko. Bakit masaya yung anak ko number one? Tumibigla sa tatay. Okay. Meron po pa tayong sharing. Ayan. Total, meron pa tayong 20 minutes before 7. Pwede tayo mag-share kung ano man yung mga naintindihan natin. Kahit hindi na madami, basta meron. Yung si anak nasa, ano yan, si virus nasa work yata. So, i-type mo na lang, comment mo na lang below yung nakuha mo. Yung pinaka nag-strike sa heart mo dun sa ating napag-aralan. Na-memorize nyo ba yung apat? Kasi tinype ko na lang dito sa apat. Mahaba. Okay, so una tayo kay Mami Maris. Ay, kay Terdy pala. Nandiyan pala si Terdy. Okay. Si Terdy muna. Bro, hey Terdy, open cam ka anak. Yan, pangalawang anak ko na yan. Dito sa video niya. Ang anak ko kasi mag-aasawa na yun si Virus. Love, sagot ka. Kaya mo yan. Open cam ka, bro. Yan, anak pala. Nakasali ako sa bro eh, no? Anak. Terdy, open mo yan. Bilisan mo. Ayun. Okay, anong nakuha mo, bro? Anak. Nabigla naman ako dito. Kahit yung ano lang, may nakuha ka lang kahit alin. Ano po, siguro yung ano, yung hindi yung sa kung ano yung position natin eh, yung parang hindi na natin i-respect yung mas mababa sa ating position. Yung tayo bilang anak ng Diyos, pantay-pantay tayo bilang pantay-pantay tayo sa kanyang mata sa kung ano man position natin. Hindi porkit mayaman ka, mahirap, o kung ano yung position mo sa trabaho eh, yung parang tipong mamata-matay mo na lang. Kung si Jesus nga nagpakumbaba sa kanyang mga disipulo, paano pa kaya tayo mga anak niya? Amen. Amen. Kaya ngayon, ano, serving one another. No? So, ibig sabihin, si Jesus ang unang nag-serve talaga kung nakita natin. Kasi sa panahon na yun, wala namang gumagawa nun eh. Kasi si Jesus talaga nagpakita. Even though na siya ang teacher nila, pinakita niya yung humbleness ng kababaan. No? Next. Si ay, ba't nag-lag si Ate Shea? Hi, Julie. Si Mami Maris na. Sino? Sige. Wait lang. May kausap si Mami Maris. So, tatalon tayo? Uy, nakakyat ka. Yes. Oo, connected yung kaninang ano natin. No? Ayan, si Jen, si Ate Shea. Ayan, si Ate Shea. Wait, basahin ko muna. Ayan, connected nga kanina. Salamat pa sa... Oo, kasi yung napag-usapan namin kanina, napakaganda rin ng topic kanina. It's about the power, no? The power na nagmumula sa Panginoon. Kung paano natin ipapalabas sa heart natin. So, nandoon yung yung prayer, obedience, worship, the Holy Spirit, and run to Jesus. Yung napag-usapan kanina. Mostly connected sila. Yung di tayo magiging, ano, no? Makasarili, and then following Jesus. Okay, si Ate Shell na. Yan. Good evening po sa inyo dyan. Napakanggad ng message na remind po tayo no, na being part of the body of Christ or being part of the church, we have the privilege to serve. No, for me personally, it's a privilege. And one greatest purpose that I live on earth is to serve the body of Christ as I serve the Lord. And I like that point na we serve because of love. We kasi yun naman talagang sinabi ni Jesus na intention is to love one another. And whatever we're doing, it's just an expression of our love
for others. Minsan kasi nagiging selfish kasi gusto mo ikaw lang lagi ang minamahal, ikaw lang lagi. Diba? But you know, when you fall in love with Jesus, it's part of that relationship and commitment to the Lord is to love who He loves. Siyempre, He loves Amen. The church. So, napakasarap pong pakinggan na minahal tayo ng Panginoon, kaya nating mahalin ang iba. And that love is so challenging kasi nga, iba, we come from different families and background at nagkakaroon ng clashes of character and attitude. It's really challenging. It's not easy. Especially when we are in the position of leadership. It takes a lot of yung ibang point ni Pastor kanina, yung humbleness and submission. And talagang yung love ang mag-push sa'yo, yung love ang bibigay sa'yo ng kakayanan para magbaba doon sa submission and commitment. Kaya ang ganda po. Salamat po, Pastor, sa message today. Praise God. Ayan. Tapos yung iba kasi yung ginagawa nilang pagsiserve is nagiging obligation na lang, hindi na from the heart. Ay, kailangan kong gawin kay pastor to kasi pastor namin. So, hindi yun nagmumula sa puso niya. Parang iniisip na lang niya, obligation na lang. When we are giving or we are serving, we are doing the submission, kailangan nagmumula sa puso yan. Hindi mo pwedeng gawin dahil obligation mo lang. Although you do it, pero wala sa puso mo. Nandun yung minsan, nag-ano ka pa, nagre-reklamo ka pa. Yun, doon nagsisimula yun. Ayan, si Ate Jen, saka kapag kasi ano no, kapag hindi nagmumula sa puso mo, pag hindi mo mahal yung ginagawa mo, mabilis kang mapagod at magsawa. Yun ang nagiging cause nun kapag talagang hindi mo gusto yung ginagawa mo at hindi mo minahal. Diba? O, sige, si Ate Jen na. Ate Jen. Kuya, mag-off cam ako para marinig niyo ako ha. Hindi, naririnig ka namin. Yan, yeah, ako kasi kuya. Okay. Ako kasi kuya ano, yung nakahit talaga sa akin is yung serving in humility talaga kasi sa lahat naman ng buhay natin no, sa serving sa family, serving God, serving sa ating mga trabaho, importante yung humility din kasi lalong-lalo na talaga po sa trabaho in my case po. Kasi minsan hindi natin maiwasan kasi need talaga tayo ng mga tao. So parang minsan nagiging mataas na din tayo. So it's very helpful po that I'm always being told to be very yung magpapakumbaba pa parati po, humble. Especially sa kind of trabaho po meron ako. Yes po, being humble. So thank you po Pastor, yeah. And thank you po sa magandang lesson po today. Oo, lalo na frontliners ka na Jen. Oo, mga frontliners minsan kasi minsan hindi na naman natin nilalahan, may mga nagte-take advantage dahil porket sila ang nandoon, no? Tapos nagkakaroon pa ng special treatment kapag kilala lang nila, kapag din nila kilala, medyo din nila pinapansin. So 'yun ang nagiging nagiging problema kapag wala ka sa ni Lord, no? Nagiging greedy ka minsan sa position mo. Ay, nandito ay mga diba, dahil pakiramdam nila sila yung dapat talaga yung mga ganyan, sila yung nagsiserve talaga. Kaya nandoon sila, binabayaran sila ng government, sinusweldo sila, no? So to guide the people. Grabe Kuya Les po talaga yan, ha? Marami na po ako na encounter na ganyan. Ay, yes, Jen, may kadagdag. Oo, kasi yung sa mga trabaho kasi ng mga frontliners ngayon, no, minsan kasi nami-misinterpret kami ng mga tao eh. Kaya imbis na, yung minsan talaga nagagalit din tayo, yung tumataas tayo ng boses kasi hindi din maintindihan ng iba. Kaya kami kailangan din ng mataas na patience. Kaya minsan malaking patience. Malagi, dapat talaga na maraming patience dahil marami kay patience. Diba? Saka yan, dapat talaga yung mga kinukuha nila mga frontliners talaga. No? Most of them kailangan talaga matrain.
lalo na sa patients. Kasi maraming mga tao talaga, hindi natin masasabi na matatalino agad. Kasi marami talaga makukulit kasi hindi nila mag-gets agad yung protocol. So, kung wala kayo mag-guide, hindi nila maintindihan, talaga ulit-ulit. Kaya kailangan matrain sila kung paano talaga yan. Ayan, sa nanay natin sa Humble Hearts, si Mami Washan. Mami Washan! Mukhang wala si Mami Washan sa upuan niya. Jovani! Press 1, Mami, kung nandiyan ka pa. Fresh one. Ayan, si Jovani muna bago si Mami Wash. Mukhang may ginawa si Mami Wash. Hi, bro. Hi, Noel. Hi, bro. Gandang gabi sa lahat, no? Okay, Pastor. Sa akin naman, bro, tulad nga kahapon, nasabi ko rin, na-share ko rin kahapon, no? Yung pala talaga, ano ka talaga, na kailangan ka talagang subaybayan ka ni God na para mayroon kang makuha, matutunan na para hindi ka malagay sa ano, sama-sama. Amen. Praise God. Oh, meron ba? Meron ka pa dadagdag, bro? Jovani. Ano kasi si Kuya Jovani kaya hindi siya Miss Yang. Kaya hindi siya masyadong nagsasalta. Masyado siya emotional lagi. Agad siyang umiiyak. kaya nanginginig pa. Pero maraming salamat. Maraming salamat. Ayas, ano 'yan, bro? Kasi ako nakaano na ako. Na-share ko lang ah. Dalawang beses na akong aksidente. Akala ko nga matatay na ako kasi binaril ako eh. Okay. Akala ko nga patay na. Bali yung bali third life mo na yan. So meron ka pang six. Ay, teka, pusa yata yun. Kaya nga. Sorry. Simula nga nung tuwing Sabado, hindi ba na sumasabi ako, kukuha ko ng avatar sa'yo para makagusto ko, makating ako ng ng player. I like that. Yes. Oo. Siya pa talaga, tatawag talaga sa akin yan si Jovani. Sabi niya, bro, nasan yung avatar? Kala ko anong itatawag niya sa messenger. Magtatawag pa yan, hinahanap. Wala, di ko pa nagagawa yung avatar. Nauuna pa siya sa akin. Oo. Sabi ni Jel, Kuya Jovani, Alacardo ka po pala. O si Cardo, di na mamatay. Jovani. May anting-anting si Cardo. Like and June. Yan. Para may matutunan din. Praise God. Yes. Kahit na kasi kahit na mahaba yung minsan talaga din natin maiiwasan, medyo mahaba minsan yung mga pinag-uusapan, pero ang mahalaga meron kang napulot sa lahat ng mga narinig natin. Hindi naman kailangan i-memorize lahat. Pero kung nagte-take note kayo, pwede nating ulit basahin 'yan. Lalo na yung sinend natin PowerPoint, pwede niyo ulit basahin 'yan. Yan. Praise God kay Pastor Bean at basipag siya gumawa ng PowerPoint. Yan. Si Mami Wash na dyan na, Mami Wash yan. Ang mami ng ating BHHT. Iyakin din yan eh. Kanina sa last service naming hapon, iyakan ka. Ano naman dun eh. Wala na. Hi, Frank. Love you. Nakiiyak din siya, Queen. Ikaw, Queen, nandiyan ka ba? Meron ka ba natutunan? Sige, comment below ka na lang. Yan. Maraming salamat, guys. Meron naman tayo 7 minutes. Mag-close in prayer po natin ay si Ate Jen. Saan natin natutukan kanina? Wala na kayong dadagdag, guys? Prompto ba to? Okay, mag-comment ka dyan, Queen. Kaya Mami Washan yata may ginawa. Kaya dito lang ako sa baba lagi. Baka
Hahagulgul ako. Okay, praise God. So, ayan na. Mag-closing prayer na tayo. Thank you. Ayan. Ate Jen. Ayan po. Lord, maraming salamat po sa gabing ito na kami po ay nagdiriwang po sa iyong pangalan. Maraming salamat po, Lord God, sa kay Pastor na nagbigay po sa amin ng napakagandang lesson sa araw na ito. And of course po sa aming founder po na sa amin po siya at Kuya Lessur po. Bawat Sundays po, iyong pangalan. Maraming salamat din po, Panginoon. Sa lahat ng mga kasamahan ko po at ka-family at lahat ng mga viewers na nandito ngayon, kayo po ang gumabay sa amin na matapos po namin ang isang napakamabuluhang gabi na ito. Again, maraming salamat po at pinitaas ito po namin, Lord God, sa araw-araw ng aming buhay. Maraming salamat po at gusto ko lang pong ipagdasal din po, Panginoon. Sana po ay gabayan niyo lahat ng mga may sakit po sa panahong ito, lalong-lalo na po kina Mami Lirish at sa kanyang pamilya po at sa lahat po ng mga biktima ng COVID-19 at sa iba pong mga sakit. Maraming salamat po, Panginoon, at lahat po ng ito ay dahil po sa inyong pangalan, dahil po sa iyo, Lord God. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God! Yan, maraming salamat. Ayan, natapos na naman po Ate Sarus. Maraming salamat po, Pastor. Ay, sino yan? May nagbibigay. Hindi ko napakita. I love Just. Thank you. Ayan, sa mga nagbigay ng gift. Wow, thank you. God bless you more, guys. Si anak, virus saya pa. Kanta muna tayo. Hallelujah. Salamat, Lord Diyos, no? I-remind ko na rin po kayo ulit, no? Sa every Saturday, meron din tayong gawain, guys. 3 p.m. to 4:30. Yan, every Saturday. Kasama naman natin dyan si Ate Shell, yung number 5. So, i-follow yun siya, guys. At si Pastor Bill. Di ko alam, nag-iba yung ano niya. Wala pa rin pangalan. I-rename na lang niya ulit. Ayan. And then, every Sunday, kay Mami Washam tayo. Till 5 o'clock. Yan. And then, meron din tayo dito na 5:30 hanggang 7 o'clock. Amen. So, wala na tayong magiging dahilan kanina nga, ano, yung sa ating ding na pag-usapan kanina. Walang, binigay na ni Lord lahat yung paraan, no? So, wala na tayong idadahilan kay Lord na back na hindi tayo, hindi natin siya makilala pang lubusan. So, marami nang ginagawa sa Lord, hindi lang dito sa Bigo. Sa YouTube din, marami kayo. Meron din kasi mga live streaming sa YouTube na pwede nyo mapanood, guys. So, take time tayo. Ay, Mami Washam, ano? Mami Washam, nandiyan ka na ba? Nihintay ka namin kanina. May last word ka, Mami Wash? Bago tayo mag-last song. Hi, Ann! Welcome! Mami Wash! May last word ka ba, Mami Wash, bago tayo mag-end? Ayan. Thank you po, Pastor. God bless, sabi ni Thirdy. Yan. Thank you, Pastor Bill. Yan. God bless you more. Naiwan phone ko. Ay, nangyay. Oh, sige, ayan. Magpasalamat tayo. Napakaganda nito, awitin nito. Salamat, salamat. Amen. Praise Jesus. Thank you, Lord. Sa buong maghapon ngayon, Sunday. No? We are so blessed sa ating mga Pastor. Amen. Aking namastan, kung kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin ni hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Amen. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. God bless everyone. Walang ibang nagmahal sa akin mang katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa feeling mo. Hi, Doritos! Laika! Sama na sa ibaba! God bless everyone! Mamaya ako mag-agree na po ng ating ano, victory song. Amen! Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ako pababayaan.
di ko kayang isipin, ni hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Amen! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Sabay-sabay tayo, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ayan, hi Dixie, 30, thank you. Ayan, si Mami Washal, for the last, ano, kasi na, hahabol, hahabol. Habol si Mami Washal. Oh, Washan. Narinig pa ako? Opo. Blue Colgate total mouthwash. Anong meron? Anong gagawin ko? Anong hahabulin ko, Nakles? Yun nga, Mami, kung ano yung kakanta ka daw, ma. Ay, ha? Kasi wala ka dito kanina. Ayun, yan. Nag-share kami lahat kung ano yung mga nakuha namin doon sa ward ni Pastor Bill for tonight. Hi, Dixie! Yan, bago tayo mag-end. Yung kanina naman kasi, yung una niyang sinabi, di ba may nagtanong si ano si Pastor? Yun lang, parang yun lang na ano sa akin, tapos na-busy na ako. Sorry. Ah, sige. Ah, sige, Pami. Ano yun? Yung sabi niya na gusto mo ba yung ginagawa mo? Di ba yun po yung tanong ninyo? Yun po, yes. yun ba yun? Yung kanina? Ayan. So, para naman sa akin, galing sa puso, di ba? Kung gusto mo yung ginagawa mo, dapat mahalin mo. Mahalin mo rin. Diba? Amen. Let us say itong family na binuo ko na to is from the bottom of my heart, minahal ko po itong ginawa ko at ginusto ko po to. So, yun nga, kahit anong mangyari is andun pa rin yung ano, hindi nawawala yung kuman dito na sinasabi natin andun si Nawala yung mic mo, Mami. Meron na? Wala. Ayan, yan, yan. Okay, Mami. Hello? Okay na, Mami. Hi, Ate April. She's okay April. Na. Okay, Mami. Ayan, yun nga. Is, ang ginawa ko ito is hindi lang ginawa ko to, but I prayed for it
and God is ginawa ko na si God ang naging center po ng ginawa kong family na to. So it's a more blessings and it's a blessing for me na kayo is you're here in this family na ano to, iyak ka na. Na nalaman ulit part 2. Nakikita ko. Ay, part 2 tayo naman. Ay, lahat. Ayan, kasi, nawala. Ayun. Okay, mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan. Lahat ng ginagawa ko is from the bottom of my heart. At alam nyo yan. At mahal na mahal ko po kayong lahat. Basta always remember that God is the center of our family. At hindi po yan nawawala sa atin. At yun ang palagi ko pong sinasabi po sa inyo. Every time, kahit anong event or kahit anong ginagawa natin, siya po ang palaging pinaka una at una sa siya lahat. Po yung nasa gitna ng lahat. Ayan, so mahal na mahal ko po kayo, BHSC family. And thank you po kay Pastor na siya po yung nagamit ngayong gabi for the sharing. At saka kay Pastor Shell na palagi pong andyan na nagagamit din po sa ano, sa salita ng Diyos na nag-share po sila palagi. Ano, hindi po sila nagsawa na palaging nag-share po sa atin. Mahal na mahal ko po kayo and you're a part of our family. Ayan, kahit wala kayo dito sa BHSC, but you're a part of the family. For hindi nyo alam na in every time that we are here, every communication is yun bumubuo ng relationship. That it's not only a relationship, but it's a family. Ayan, and so, we are in this BIGO, and dito sa BIGO is, alam naman natin kung ano meron dito, but thanks God na ginamit ni God itong BIGO para po hiwa-hiwalay tayo saan hindi tayo magkakasama man sa isang lugar, hindi tayo magkakasama, is we are here na nag-iisa po tayo para sa Kanya. And I thank you. And I thank and so, you. Thank you very much. Love parang you all. Miss Universe yun, mami, ah. Yun na ba yung susunod mong gagawin? Sasali ka sa ano, BIGO Universe? Ayan. Sasali ako ng BIGO Universe. Pastor Bill, thank you po. Joke. God bless you more po, Pastor. Ayan. Yeah, sige guys. Maraming salamat thank sa you, lahat. Thank you very much po sa inyo lahat. And good evening. Kay, good luck po sa mga PK. Kay Queen, kay Virus, kay Jen, kay Mami Wash, kay Mami Maris, kay Sis April, kay Laika, kay Terdy, kay Ate Shell, kay Dixie, kay Giovanni, kay Nika, kay Lali Forever, at sa lahat po na nandiyan sa baba, maraming salamat. God bless you all, guys. See you again next week. Love you. Good night. Ay, nakaano pala ako. Hindi ko pa pala siya ma-serve. Kailangan nito. Okay. Bye.